Hello, what's up mga kabakal? Kamusta po ang buhay? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo dyan sa ating sa bansang Pilipinas. So, andito na naman muli si Bumski Vlog upang magbahagi ng dagdag kalaman. Meron tayong trabaho ngayon guys. Tayo ay gagawa ng shed. Isang simple shed lang yung ating gagawin na lagayan ng mga materialis. Kasi itong shed na ito ay lagayan ng mga simento kasi dito sa Saudi ngayon pagka bare months na ay magtatag-ulan na mga December o November magtatag-ulan na kaya gagawa kami ng shed dyan. Hindi ito pang high class na shed kundi simpleng shed lang. Ibabahagi ko lang ito para mapagkuhanan din ng idea mga yung mga hindi wala pang idea kung paano gawin yung ating shed. Nice nyong kumuha ng idea, panoorin nyo lang ang video na ito at tapusin nyo din para mayroon kayong makukuha ng aral sa video na ito. So guys, bago tayo magsimula, unang-una nais kong magpasalamat sa Panginoon at dahil sa araw na ito, ito yung kauna-unahang video na in-upload ko sa aking pagiging monetized channel. So guys, na-upload na yung channel ko at within one day lang ay naging approve yung aking pag-a-apply sa pagiging monetize. So, isang palakpakan naman dyan kaya Bumski Vlog. Success tayo. So, pangalawa, ako'y nagpapasalamat din sa aking pamilya. Siyempre, sa aking asawa, sa aking mga anak. At kundi dahil din sa kanila, ay wala po akong mga encouragement na gawin itong larangan na ito. Alam nyo naman guys, kaya tayo pumasok sa larangan ng pag-YT dahil gusto din nating kumita. So kung gusto nating kumita, so kailangan din nating magsipag. So guys, pasalamatan ko rin yung ating mga naging kaibigan sa YT at talagang nagpo-full support sa atin. At sila yung ating mga kaibigan na hindi po tayo pinabayaan. Mega shoutout dyan kaya Ma'am Chongson Recipe from Israel. Isang napaka supportive nating kaibigan at talagang hindi po ako binitawan hanggat hindi ko pumaabot itong aking pagiging monetized channel. At saka mega shoutout din dyan kay Clara Macris from Spain. Mega shoutout sa iyo ma'am at maraming salamat sa iyong support. At saka kay ma'am Levi's and Jay from Barcelona. Maraming salamat ma'am sa iyong full support din sa akin. At kay ma'am Maridha Faith Yunasina from UAE Abu Dhabi. At saka kay ma'am Queenie Yamot from Dubai. At mega shoutout din dyan kaya ma'am Vlograpy from Ireland. Isa din po sa nakatulong sa akin si Sir ma'am Vlograpy. At mega shoutout din dyan kay Chuyad's Vlog. Isang taga-suporta din nating kaibigan. So, Chuyad's Vlog, mega shoutout sa iyo, Choy. From Sugbong Pugon, Misamis Oriental. At saka kay Ma'am Janela also, from Israel. At syempre sa ating mga 1,700 plus na subscriber. So, maraming salamat din sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. So, sa inyong lahat, maraming salamat po at naging success po yung aking channel lang dahil po sa inyo. So guys, sa mga nabanggit kong mga channel guys, suportahan nyo din at kaibaganin nyo din at talagang hindi po kayo magsisisi sa mga tao na yan na nabanggit ko. Kung mayroon po kayong mga kailangan sa magpapatulong kayo sa kanila, hindi po sila mahirap kausapin. So ganyan po ang ginawa ko sa kanila. Yung iba naman ay talagang kusang nagbibigay. So ganyan lang po yung ating kwan dahil hindi po natin magagawa ito mag-isa kung tayo ay nagsusolo lang. So depende na yan sa atin kung tayo ay makikipag-isama sa ating mga kapwa YouTuber. So guys, bago tayo magsimula, kung bago pa kayo dito sa aking channel, ay huwag kalimutan din mag-subscribe sa aking channel at i-hit nyo na rin ang
notification bell at mag-like na rin kayo. At kung mayroon man akong mga bagong videos na i-upload ay lagi po kayong ma-update. Kaya importante po yung hit the notification bell. So tara guys, mag-start na tayo. So ito na mga boss, dito tayo gagawa ng shed dahil malapit na kasi ang tag-ulan, kasi September na ngayon. So mga month of November, December ay magtatag-ulan na dito. So lalagyan kasi dito ng mga simento. So palagyan nila ng shed para hindi mabasa yung mga simento, para safety yung mga simento, hindi siya mababasa sa ulan. So gagawa tayo dito ng mga 3.5 meter yung sukat ng kanyang shed. So ang gagamitin natin ay 2-inch pipe. Hindi siya gaano kataas, kasi pag mataas siya, uuga-uga siya. So ang purpose lang nila dito na mayroon lang bubong yung lagayan ng simento dito. So yun ang gagawin natin. So tara, gagawa tayo. So itong mga marking na ito mga boss ay ating bubutasan, dahil dito ay ilalagay natin yung concrete bolt doon sa para sa poste. Bali apat na butas. So apat na poste, bali apat din yung plate. So ito na mga boss yung ating plate doon sa para sa poste. Dito yung itatayo natin yung poste para ibubolt na lang natin yan doon sa ground. Hindi na tayo mag huhukay. So ang gagawin natin dito ay bubutasan na lang yan sakto doon sa kanyang bolt na sukat. Yan, bali sa isang plate apat na butas. So bubutasan na natin yan. So ito ang gagamitin natin mga boss na concrete bolt. Ito ay sasakto lang natin yung butas dito sa kanyang plate, tapos ibobolt na lang natin ito, ibabaon doon sa bubutasan natin yung simento doon nung pagkakabitan nito, tapos ito ay ano lang ilagay niyan, tapos ihigpitan, hindi na yan na uga-uga. Bubutasan na natin dito itong apat na piraso. We'll be right back.
okay na siya mga boss. Nabutasan na natin at malinis na. Bali, ito yung ating turma dito. Ito ibabaon natin doon sa ground. Bali, magkaganyan na yan siya. Tapos higpitan na natin yung ganyan. Yan. So bali apat yan. So yung susunod natin kakatingin ay yung kanya mga puste. So ito na yung gagawin nating pampuste mga boss. So yung puste natin ay yung taas ng puste niya is 2.3. So ito yan 2.3. Bali dalawang ganito. So dalawang 2.3, dalawa ding 2.8 na haba kasi naka-slope yung ating bubong. Doon sa atras 2.3, doon sa harap ay 2.8. So naka-slope siya. So magsukat na tayo. So ito na ang ating dalawang puste na 2.3. Yan. Yan yung doon sa atras. Ito namang mahabang ito. Yan. Ay 3.5 yan. Yan. Bali dalawa yan sa harap at saka sa doon sa likod. So ganito yan mga boss. Papakita ko sa inyo yung example drawing. So bali ganito yan mga boss. Yung ating front view ng ating shade. Bali ito yung ating poste. Bali ang sukat dito. Yan, dito at saka dito ay sa 3.5. So dito naman sa taas, bali ang angle bar na yung ilalagay ko diyan. So yung angle bar na sukat dito ay sa magiging 4.5 siya kasi meron siyang overhang na 4.5 meter. So yung 3.5 ay i-plus lang natin yung 1 meter. So sa bawat gilid niya, meron siyang pasobra na 4.5. So ganun din sa harap at sa likod. So ito yung magiging side view niya. So dito sa harap, meron din siyang pasobra na 0.5. So dito sa likod, meron din siyang 0.5. So ito yung ating poste sa likod na 2.3 ang taas. Ito naman sa harap, ito yung ating 2.8. So bali naka-slope siyang ganyan. So meron pa siyang support na ganyan para pag umakyat yung tao sa taas, magkabit ng bubong, merong support na ganyan. Yan. Meron siyang support para hindi siya malambot pag makakyat sa taas kasi angle bar lang yung gagamitin natin doon sa taas. So ganyan yung magiging sistema niya. Ito yung sa side view. Ito naman yung sa harap. So ayan na siya mga boss. Ni-layout na natin yung ating para sa mga poste. Yan, niligyan na natin yung mga linsa para
siguradong square yung ating gagawin na shed. So yan ang aking aking kabady. Yan, magaling din yan sa fabrication. So ito yung project namin ngayon, itong shed para sa mga lagayan ng mga simento dito para hindi mabasa sa ulan. So ngayong mga bare months na dito sa Saudi ay malapit ng tag-ulan. So mga by November or December magtatag-ulan na dito, kaya habang maaga pa i-prepare na namin itong shed para hindi mabasa yung aming mga materials. So yan, sinimulan na namin mag-layout para ilagay na namin yung plate dyan. Dito banda, dito sa sentro ng linsa na ito, dyan nakasentro din yung plate. Yan, kailangan naka-square. Sundan nyo lang mga boss ang aming gagawin. So ayan na siya guys, na-layout na natin at na-set up na natin yung squareness ng ating poste. So kung magsukat kayo ng square, sukatin nyo doon sa may ano, sa may gilid doon papuntang dito, tapos sukatin nyo din doon papunta doon. So kung parehas ang ano dyan, kung parehas ang measurement nyan, tamang tama yan, square yan. So ilalagay na natin ngayon yung mga plate na yan dito. You put there side by side. What? One. So yan.
ikabit na natin yung ating dalawang rafter. Pero lagyan pa natin dyan sa gitna. Ayan, lagyan pa natin dyan sa gitna para pagka merong umakyat doon sa taas, magkabit ng bubong, hindi siya malampot. Ayan, kunti na lang ang kulang. Sipunta lang dyan sa gitna, tapos yung bali runner niya na apat. Arleng, check their EBV line there. Okay. Arleng! Check there! Okay or no?
No problem welding there, but check first there. Ubong na lang ang kulang. So ayan na siya mga boss. At bubong na lang ang kulang niyan. Nakagawa na tayo ng ating simpleng shed. Lagayan ng ating mga materials. So ganyan lang yung ating forma ng ating shed. Napakasimple lang. So kung gagawa kayo ng ganyang klaseng shed, edi kailangan natin ng mga tools. Kaya ng welding machine o grinder. Eh kung kahoy lang, pwede na yung lagari at saka martilyo. So ganyan yan. Matibay kasi yan ganyan, pang matagalan talaga yan. Pipinturahan yan dun sa taas para hindi kagad siya kalawangin. Abangan nyo na lang pagka, ano, pagka malagyan na natin ng bubong yan. Maganda na tingnan yan kasi mapipinturahan natin yan. So ayan na siya mga busing. Natapos din yung ating shed, yung ating simple shed. Yan, nalagyan na siya ng bubong at napinturahan na din. So ayan, kahit simple lang siya pero maganda naman siya tingnan. Kahit wala pa siyang dingding, plano nila na lagyan ng dingding ito. So pwede rin siyang lagyan ng dingding. So dito sa baba, tinalagyan din nila ng flooring para mailibit konti. Kung in case na lalakas yung ulan, hindi aakyat yung tubig doon sa loob. So pinailibit nila konti ng mga 8 inches. So maganda na siya. So ganyan lang mga boss yung ating paggawa ng simple na shed. Pwedeng gagawa tayo ng kahoy. Kung meron naman tayong
budget, pwede tayong gagawa ng metal. Yung angle bar, yung ginagamit natin dito ay 2 inches lang na tubo. Tsaka yung ating angle bar ay 2 inches din. So ayan. Guys, ganun lang yung ating paggawa ng ating simple sheet. Napakasimple lang ang ating ginagawang sheet. So nice yung kumuha ng idea. So pwede po kayong makagawa ng ganyan. Hindi na natin kailangan na kuha pa ng tao kung meron naman tayong mga gamit na pwedeng magamit. So pwede tayong tayo na lang gumawa. Napakasimple lang na sheet yung ating ginawa ngayon. So guys, maraming salamat sa inyong pagpanood at I hope ang video na ito ay napagkuhanan niyo ng aral at idea. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel ay i-subscribe niyo na at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa aking mga darating pa na videos. So guys, maraming salamat sa inyo at God bless. Bye-bye. We'll be right back.